Magdang umaga sa inyo lahat. For the day vlog, pangalawang video natin na i-upload natin sa bago natin YouTube channel sa TTBOK CLH TV ay ano ba yung mga bagay na meron ka bago ka mag-abroad o kung ano yung meron ka dapat kung gusto mong mag-ibang bansa, mag-trabaho sa ibang bansa, guys. Number one, kailangan yung mga dokumento. Number 2, passport. At mga iba-iba pa kagaya ng NBI, SS, pag-ibig at etc. Kasi yan yung unang-unang kukunin ng agency yung papasukan mo. Sa side ko naman, ang nangyari sa side ko, nakarating ako dito sa ibang bansa, Saudi Arabia, dahil sa isang pagbigan, guys. Hindi sa inaasahan, wala sa plano na mangyayibang bansa, guys. Siguro plano na ng delegate yun na makapunta sa ibang bansa. Yun, may kakilala lang ako o dun sa lugar namin na naghahanap sila na magpatrabaho sa ibang bansa at may recruiter silang kakilala. Ni-recruit ako at syempre nag-inquire ako kung ano-ano yung mga dapat gawin. Sa side ko naman, guys, kasi domestic helper dito sa ibang bansa ang trabaho ko. Pero ang trabaho ko dito, guys, ay nag-aalaga ng matanda na sa bahay, hindi sa hospital, guys, sa bahay, ah. Yun, libre lahat, guys. Sa side ko kasi libre lahat, guys, ng recruiter ko. Pati pamasahe ko, magkain ko. Sila na rin naggumawa ng passport ko, guys. Doon pa na ako kumuha ng birth certificate ko, ng NBI ko, lahat-lahat, guys. Doon time na napakuha ako na mag-a-apply ako pa ibang bansa, doon pa lang namin nilakad yun. Kaya kayo, guys, sa mga gusto mag-ibang bansa dyan, number one lang naman dapat na meron tayo yung lakas ng loob na kaya natin o dapat handa tayong harapin kung ano yung pwede mangyari sa atin dito o sa ibang bansa pupuntahan nyo. Kailangan malakas ang loob mo, malakas yung pangangatawan mo, guys. Dapat wala kang sakit na nararamdaman. Kaya may ano naman yung, guys, eh, may medical naman yun, eh. Malalaman mo kung mahina ba yung katawan o may problema ka sa kalusugan pag nagpo-medical ka. Pag wala, diretso, guys. Yun lang naman, guys, eh. Tapos, magdasal ka, guys. Magdasal ka. Hingin mo kay Lord kung talagang yun ba yung talagang pag-a-abroad ay para sa'yo. Mingi ka ng sign sa kanya kung yung pag-a-abroad ay para talaga sa'yo, guys. And then, tapos, pag ganito ka na sa ibang bansa, guys, dapat tibayan mo yung loob mo. Dapat handa ka sa mga pwede mangyari na lulungkot ka dahil malayo ka sa pamilya mo. Hindi mo nagagawa yung mga bagay na dati mo ginagawa sa Pilipinas. Diba, hindi mo nakakain yung mga pagkain na nakakain mo sa Pilipinas. Marami, guys, ang mababago sa buhay mo. Kaya, kailangan tanggapin mo lahat yun. Baka pagdating mo dito, guys, uuwi ka na. Hindi naman pwede yun. Kasi may kontrata ka. Diba, guys? Kaya, dapat i-ready mo yung sarili mo, guys. Ako, magti 3 years na ako. Ay, 3 years na pala ako dito sa Saudi Arabia. Nakauwi na ako ng isang beses, tapos bumalik ako last year. Last year nga yun. Kaya 3 years na ako ngayon dito sa Saudi. Kaya, guys, ayan, ah, narinig nyo na. Narinig nyo kung ano yung mga bagay na meron kayo at ano yung dapat i-ready nyo sa sarili nyo bago kayo mga babansa. Kaya nagpapasalamat din ako doon sa recruiter ko na tumulong sa akin bakit ako nakarating dito. Kaya, guys, sa mga gusto ko lang mag-abroad at magtrabaho bilang domestic helper, pwede po kayong kumontak sa akin para matulungan ko rin po kayo. And then, pwede rin po kayong mag-message sa messenger ko, sa inbox ko, kung paano po yung gagawin nyo at mga kailangan nyo para mga ibang bansa po kayo. Kaya, guys, ngayon, hanggang dito na muna po yung video natin. Kaya,
hanggang sa muli po, subaybayin niyo po itong channel ko, kaya subscribe na po kayo. Then, pindutin niyo po yung bell button para updated po kayo sa mga bago kong video. Kaya ito po, si Titi Buktibok, CLH TV, na nagsasabing magandang buhay. Salamat po! Bye-bye!